susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sanji, pagpalain po kayo ng COMELEC-Laguna. Okay, welcome dito sa ating programa sa One on One with Kuya Sanji. Siyempre, dito pa rin po sa lalawigan ng Laguna, sa Laguna TV6, sa Royal Cable. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na lagi po nakasubaybay sa ating mga programa, sa ating pamahalang panlalawigan. At ngayon nga, mapalad ako. Congratulations! Napaka-peaceful ng ating election na naganap sa lalawigan ng Laguna. At siyempre, dahil po sa campaign, sa mga guide po ng ating provincial COMELEC, ang ating pong provincial election supervisor, nandito po ngayon, Attorney Arnulfo Piyoquinto. Attorney, magandang araw po sa inyo. Good morning, sir. Good morning, sir po. At sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Kamusta po ang COMELEC? Katatapos lang po ng May 9 election. Kamusta po? Na-transmit na ba lahat ng mga dokumento na dapat ipadala sa national o sa regional? Kamusta po? Yes po. So far po, sa ngayon, medyo nagkaroon kami ng konting pahinga. Pero ganun pa man, ay marami po rin kaming dapat ayusin ng mga post-election report. Tulad po nitong ating mga report tungkol sa naganap na eleksyon. At isa po dyan ay yung ating pinaghahandaan, yung pong submission po ng mga sose ng ating mga kandidato na tumakbo sa halalan. So yung pong sose, yun po yung kanilang nagastos, lahat po ng kanilang mga ginastos noong nakaraang eleksyon. Yan po ba may deadline, attorney, ha? Kaya hanggang kailan sila? Yan ba para sa natalo at nalalong kandidato? Paki-clear nga po. Yes, sir. Maganda pong katanungan yan. At unang-una po ay ang sose po ay para sa lahat ng mga tumakbong kandidato. Maliban po doon sa mga nag-withdraw, bago po sumapit yung March 25. So, yung pong mga kandidato na nag-withdraw before March 25 po, ay hindi po sila kinakailangan mag-submit ng statement of contribution and expenditure. At yan po ay kinakailangan personal pong i-submit before June 8 po. Yun po yung ating tinalagang deadline para sa pagsasubmit ng ating SOSE. At isa pong paalala din, kung ating pong maalala sa kasaysayan, ang landmark case po ay sa ating lalawigan sa Laguna, yung pong case ni Governor Ejercito na siya po ay na-unseat dahil po sa overspending. So papalala ko po, ayon po sa ating Republic Act 7166, ang mga kandidato po ay dapat po ay hindi lalabis sa 3 pesos po sa bawat kandidato na walang suporta ng political party, na may suporta po ng political party. Ang ibig mong sabihin, sa mga kandidato po na may political party, 3 pesos po. At doon naman po sa mga independent, huwag po tayong lalabis sa halagang 5 pesos na gagastusin natin sa buong registered voter po ng lalawigan. Depende po kung saan tayong municipality nag-tumakbo ng ating kandidatura.
So at yung pong political party po ay pwede din po silang gumastos na halagang 5 pesos sa bawat butante po ng sa buong election po. Yun po yung mga ating mga palaala. Torni, may naniniwala pa ba dyan sa 5 piso? So bar talaga po sa gastusin ngayon eh talagang dapat po magkaroon naman tayo ng panibagong batas para magkaroon ng adjustment. Kasi po yung 5 pesos ngayon sa independent candidate ay talaga pong kulang po kung tutusin. Ayan. Pero dapat lang, attorney, sabi ko nga, maliwanag ang sabi ni attorney Piyokinto, kailangan mag-submit kayo ng sose, pati yung mga nag-contribute, alam ko, kailangan din. I-declara po nila yan. At huwag niyong kakalimutan, baka lumabis kayo, mapagaya kayo sa overspending, ano, dapat well-guided din po kayo. Wala pong masama magpaturo sa abogado o magkonsulta sa mga lawyer para hindi rin po kayo ma-technical. Dahil minsan sa sobrang pagiging truth mo sa sarili mo, sumobra-sobra na pala yung gastos mo, na-deklara mo, na-disgrasya ka pa. Kaya kailangan medyo maingat din po sa mga dokumento. Yun ay paalala na lang po natin. Alam naman namin, yes, alam naman ni Attorney Piyokinto yan na sobra-sobra ginastos mo. Yun lang. At pwede po tayong mabigyan ng guide. Pupunta lang po tayo sa website ng COMELEC at nandoon na po yung mga downloadable na form na ating pipilapan at yung mga guide po para sa pagpa-file ng ating sose. Attorney, balikan ko yung May 9 election. May mga ilang eskwelahan na nagkaroon ng problema yung kanilang mga machines. Ano po ang ginawa natin dito noon? Alam ko, may mga panawagan sa social media. Ito, sira na naman yung machine dito. Paano po inaksyonan po ito ng COMELEC natin? Opo. Unang-una po, sa 3,006 po na ating mga machine, nagkaroon po tayo ng reported na 31 po na total na nagka-aberya. It's either po yan doon sa defective na machine or doon po sa SD card. So yan po ay kaagad naman nating na-aksyonan at dinala po natin dito sa Santa Rosa Hub at nagawa naman po ng paraan. At so far po ay within at least wala naman pong 24 hours at naayos naman po yung BCM or na-reconfigure po yung ating mga SD card. Ayun po. Pero sabi ko nga at least mabilis umaksyon kasi na-interview ko si PD Cereso, pero pala kayong monitoring team din ng probinsya, yes, sa lahat ng bayan-bayan. Ano? Opo. Okay. Tony, yung 3006 na machine, kung 31 lang ang nagka-problema, di at least 1% lang pala, mababa lang, ano? So at least madali, po, yes po. Madali siyang, ano, madali siyang mabigyan ng atensyon at naging maganda naman po ang resulta ng halalan sa Laguna. Kaya kita kinukongratulate, attorney. Sabi ko yung ibang probinsya nagkaka-problema, di ba? Tayo, magkatulong tayo sa information dissemination. Hanggat maaari nga, pinapakiusapan natin lahat ng mga kandidato, oy, maging mahinahon kayo. Kasi gusto niya maging public servant, eh, hindi lahat nananalo, pero the near fact na iniaalay mo yung sarili mo sa bayan, eh, ako may tuturing ko silang mabuting tao lahat. Kasi binibigay mo yung sarili mo sa bayan, eh, nilalaan mo. Eh. Kaso hindi pinalad, tanggapin lang natin ang katotohanan, attorney. Pero dito, napaka-peaceful po ng ating election, attorney. Ano masasabi niyo sa mga taga-Laguna, attorney? So far po sa ilan na pong nahawakan kong lalawigan, so far po ito pong Laguna ang pinaka-peaceful at orderling nahawakan ko pong election. Nagaling po ako sa Cavite, sa Rizal, at so far po, when it comes to yung pong reported na vote buying, kung ikukumpara po natin sa ibang lalawigan ang Laguna, medyo hindi naman po ganong karampant yung vote buying po. Kasi kung minsan kasama na sa sistema ng election yung mga tinatawag na mga coordinator, watcher, natural, pag ikay nagtrabaho sa election, alam naman nila, meron kang kita, meron kita. Ayan, ewan ko, kasama ba sa dinideklara sa sosyan, attorney, yung mga watcher at coordinator? So far po, talagang kung ilalagay natin yan sa sosyan, so sobra tayo. Pero so yan po ang
ang kandidato po naman natin ay alam naman po nila kung paano natin na gagawin yung ating sose. Kaya so far wala naman pong official na report na o yung mga resibo ng kandidato para sa kanilang mga watcher. Tony, ito po. Tapos na itong national election, ano? Pinag-uusapan naman ngayon itong barangay election sa December. Alam ko man, lagi kayong handa sa COMELEC. Ano po ang view nyo dito, attorney, sa barangay election sa December 5? Alam nyo, Sir Chris, kami po ay isang departamento lang ng ating pamahalaan na naatasan na maggawa ng election. At yan po ay talagang nakafix na po sa batas natin yung kung kailan tayo magkakaroon ng eleksyon. At yan po ay ayon sa batas ay sa December 5 po ay magkakaroon tayo ng barangay SK and barangay eleksyon unless otherwise po na magpasa ng batas ang ating kongreso na pinopostpone po yung ating barangay eleksyon. So nakahanda naman po tayo, attorney? Yes po. Maliban po sa nakahanda, meron pa rin po tayong isasagawang registration para po doon sa ating election sa barangay sa December 5. Pero yung pong ating registration ay hindi na po tatanggap tayo ng mga transfer from barangay to other barangay. Yan po yung iniiwasan natin na during barangay election na nagkakaroon ng mga transfer na very untimely. Tony, kailan mag-i-start itong ating voters registration po? Magkakaroon po ng announcement ang ating COMELEC sa higher ups kung kailan po natin i-start yung ating voters registration. At magkakaroon din naman po tayo ng info campaign para dyan. Sige, tutulong po kami. Sir, tutulong po kami sa probinsya, sa PIO, tsaka dito sa lahat po ng media mileage natin sa Laguna. Isa pa kung ano, pinag-uusapan ngayon, attorney, itong siyempre pagka po natapos ang eleksyon, ano, ay yung tungkol sa mga donation sa mga kandidato, paano po nila ito idideklara? Paano po nila ito isasama sa sosi nila? Kung halimbawa mayroong nag-donate, yung bang po nag-donate, meron po ba itong obligasyon sa COMELEC? Yung pong nag-donate, kailangan din po yan na properly receipt ng kandidato at kailangan po yan ay i-declare niya na yung mga contribution, yun na po yung tinatawag nating contribution. Opo. Pwede ko bang gawin yan as halimbawa may partido, halimbawa meron pong isang party sa isang area sa Calamba may partido. Pwede po ba mag-submit niyan ay partido or kailangan po individual po ang sose? Ang sose po kasi ang allowed lang po mag-file ng sose ay yung ating political parties, registered political parties at ang mga kandidato po. Yung treasurer po ng political party, sila po yung mga naatasan para mag-submit po o mag-deklara ng kanilang mga sose. Opo. Sir Karina, nabanggit mo, peaceful ang lalawigan Laguna. Ano yung pinaka-exciting mong na-observe ngayong last election na to sa ating lalawigan? So far po, wala pong controversial na mga insidente. Maliba na lang po yung sa pailan-ilan na tumatawag po na merong nakapila dito sa ganitong lugar at nagkakaroon po ng vote buying. Other than po, wala naman po. Meron pong isa tayo na recorded diyan sa Los Baños during campaign period. Meron pong medyo kunting nagkainitan po na dalawang mga supporter, actually mga supporter dahil po sa isang venue ng kanilang meeting at yung meeting po ay apparently ay sa isang covered court na pinipigil po ng mga ng isang barangay yata po yun. Yun po yung hindi po ako sure po, ano yun record. At yan po ay recorded po yan at na-report sa atin sa kapulisan. Pero at least the rest po ay generally peaceful ang ating lalawigan. Yes, sir. Opo. Maganda po. Ang inabangan po natin huli yung proclamation po ng Congressional District
natin sa fourth. Medyo medyo tight po. Very tight po ang labanan considering Sir Chris na yung pong isang nagkataw po by coincidence na yung isang ating machine po doon ay nagkaaberya yung SD card. So yun po yung hinihintay lumaging deciding vote. Kasi nga po ang lamang very tight po ay I think it was only 200 plus, 270 lamang po ng isang kandidato. And then yung pong isang natitira po na presinto po ay may 500 votes na pipilangin. So yung po ang isa sa mga incident po ng 4th District ng Laguna. Pero lahat po ng mga kandidato natin, attorney, ay nagproklama na, no? Yes po, lahat po. 100% na po tayo dito sa Laguna. Ang lahat po ng mga winning candidate ay na-proclaim na po natin. At meron din nga po dyan isang insidente na nag-typo sa pagsanghan. Yung number 7 and 8 nag-typo. Eh considering na pasok na po sila pareho naman, nagkaroon na lang po ng break ng tie kung sino yung 7 and 8. Anong ginagawa po doon? Toss point po ba yan? Yes sir, opo, opo. Pero considering po na pareho naman silang pasok doon sa 1 to 8, nag-toss coin po para kung sino yung mauna. Ah, kasi oh, 7 at, ang slot 7 at 8, no? Yes, para po, lang po bilang. Ah, okay. Ay, concerned din naman yun, attorney. Okay, yes, attorney, po. Yung pong kanina pinag-usapan natin, peaceful ang naging, ano, tingin nyo sa barangay election more or less, ganito rin ho mangyayari, inaasahan nyo? Yan po, Sir Chris, ang hindi natin masasabi kasi considering po na iba po yung eleksyon natin sa barangay. Usually po, ang magkakalaban dyan, usually magpipinsan o magkakabarkada. So, mahirap pong ikwan po ang ating barangay eleksyon. So, kailangan mas mabigyan sila ng information na, oy, kulang kayo, no? Gusto nyo lang magserbisyo sa barangay, hindi makipagpatayan o ano. Although, kung minsan, siyempre, karangalan na nakataya dyan. Kung minsan, pag ano, may ego ng isa, medyo nagkakaroon ng damdamin. Pero lagi natin sinasabi, dito sa Laguna, medyo nadadaan naman sa maayos sa usapan. At may mga ilang barangay lang, may out of 681 barangays, may mga ilang barangay na talagang may mga ganyang issue. Mm-hmm. Lalo yung malalaking barangay, malalaki ang income na barangay. Medyo yan ang isang magandang bantayan at mapagsabihan din. Eh, natutuwa naman ako yung atin pong namang mga opisyales sa mga bayan-bayan, PD, yung atin pong mga director or mga OIC, mga COMELEC, wala din ho tayong naging problema nito nakaraan. Kasi nung araw, naalala nyo kapag bawa inales o nilagyan ng bago, ang iniisip lagi, nabayaran si COMELEC, laging ganyan ang iniisip. Pero ngayon, attorney, wala ako narinig na bayad dyan si ano, yung COMELEC, bayad na. Yung transmission ng mga boto, parang satisfied ang ating mga kababayan, attorney. Tama po yan, Sir Chris. Actually po, yan nga po, paulit-ulit ko pong sinasabi sa mga kandidato natin na wala na kayong dapat ikabahala kung sa part po ng COMELEC. Kasi po machine po yung ating ang system na ginagamit natin. Wala pong human intervention. From voting po, from precinct level, yan po wala na po kaming human intervention dyan at yan po ay kusang nagtatransmit ng ating result. Unlike po nung manual, na marami po tayong kukonsider yung human factor from the yung ating electoral board hanggang po sa pag-consolidate ng election return and so on. So ngayon po, ulitin ko po, ang election po natin ay sobrang maasahan po at wala po tayong mga ini-expect na mga error o anomalya po dito sa ating system ng election sa ngayon. Attorney, kaya ako nabanggit yan noon lagi ang inaaway mga COMELEC officer. No, mga lagi nang pag-iisipan, oh, kanila COMELEC, kaya natalo yan, ganyan. Oh, so ngayon, nakita natin maraming bayan ang bago ang mayor, bago ang mga namumuno. So
naaalis yung yung trust doon sa balota na nakakount ng tama ay satisfied ng ating mga kababayan. At yun ang napansin ko, na tama yung sinasabi niya nung araw, kasi hahawakan ng tao yung balota, hahawakan yung ballot box, dadalhin ng nagkakaroon ng mga switching daw. At least ngayon, wala nang human intervene. Ang ibig sabihin, wala nang hahawakan, diretso na sa machine, dun sa SD card, diretso na po, at mabilis na natatransmit ang mga boto natin at nabibilang ng tama. Di ba po, attorney? Opo. Attorney, meron pa po ba kayong mga bagong gustong sabihin sa ating mga kababayan dito sa Laguna? Baka may mga announcement po kayo sa ating mga kababayan. Nasa inyo pa pagkakataon? Opo. Unang-una po, gusto ko pong bagaman hindi po ako yung provincial supervisor dito at tayo po ay temporary lang. Gusto ko pong samantalin ang pagkataon ito na magpasalamat. Unang-una po sa mga kandidato na talagang sumunod po, maliban po doon sa mga ibang mga patakaran. Pero sa kabuuan po ay talagang kahanga-hanga po ang kabuuan ng eleksyon natin dito sa Laguna. Mag-umpisa po sa kandidato, sa mga supporter, at sa atin pong mga butante na nag-effort po. Imagine po, ang ating turnout po ay 80.98%. Ibig sabihin po, sa 2,445,687 po, ang bumoto po ay 1,656,745 po. Ganun po kasigasig ang ating mga taga-Laguna upang ipakita sa atin kung sino po talaga ang kanilang piniling mamumuno sa loob ng tatlong taon. Yun lang po at maraming salamat, Sir Chris. Tornin, matanong ko lang, saan po ba kayo provincial supervisor? Sa Rizal po ako, Sir Chris. Opo. Opo. After election po, babalik na rin po tayo. Opo. Salamat, sir, sa serbisyo niya. Kaibigan ko si Tony Mateo, yung PIO niyo doon sa Rizal. Opo, opo. At attorney, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you po. Maraming salamat din po. Yung pong pagsiservisyo niyo po sa aming lalawigan, kahit maiksim panahon, ay lagi po kayong welcome sa Laguna, attorney, para po sa thank mga... Thank you, Sir Chris. Opo. Mabuhay po kayo. Opo. Maraming salamat. Yan po ang ating panahonin, attorney Arnulfo Piyoquinto, ang ating pong election supervisor. Ngayon pong maganap na halalan dito po sa lalawigan ng Laguna. At maraming salamat po sa mga taga-COMELEC, lahat po na nagsakripisyo. Kita po naman natin yung kanilang effort. No? Kita po natin yung effort nila sa ating nagdaang halalan, yung sakripisyo po nila from the start campaign, pagpaparehistro po ng botante. So malaki po yung factor na ginampanan po ng tanggapan ng Commission on Elections. So, sa inyo po lahat, mga kababayan, ako po yung lingkod, si Kuya Chris Sanji po. Pagpalain po tayo ng Poong May Kapal. Mga kababayan, ako po yung lingkod si Chris Sanji. Pagpalain po kayo ng Poong May Kapal.